guys, welcome back again sa aming channel. And for today, magluluto tayo syempre ng napakasarap at napakamura at napakasimpleng ulam. So ano ba itong lulutuin natin today? Pero bago ko sabihin yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel, i-click mo na yung subscribe button. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng iniluto natin dito sa aming channel. So yun, ngayon magluluto tayo ng garlicky tuna tulingan or tuna tambakol. So yun, simulan natin itong lutuin kasi medyo nagugutom na rin ako. Guys, na-prepare ko na yung mga gagamitin nating ingredients para sa pagluluto ng garlicky tuna tambakol o tuna tulingan. So ito yun, iniwa ko na rin itong ating isda, ito yung ating tulingan o tambakol. Pwede natin itong simulan lutuin. So ito guys, dahil nakapagpainit ako ng mantika, simulan natin mag-gisa. Gisa muna natin yung bawang. Kailangan sobrang daming bawang. Kung meron kayong garlic powder, mas maganda. Napakabango kapag ginigisa talaga natin yung bawang, lalo na't marami katulad nito. Ngayon, lagay natin yung ating sibuyas. Napakaganda ng itsura. Ngayon, lalagay na natin itong ating isda. Next step na gagawin natin dito, maglalagay tayo dito ng paminta. Saka ng toyo. Pagkalagay natin ng toyo, maglalagay tayo ng konting-konti lang na suka. Pagkalagay natin ng suka, maglalagay na tayo dito ng magic sarap. Ngayon naman, tayaan lang natin na ito ay medyo maluto na konti. Takpan natin ito para mas maganda ang pagkakaluto. Para guys, kung meron kayong mga tanong or any suggestions na gusto nyo ipaluto sa amin or gusto nyo malaman tungkol sa mga iba't ibang klase ng mga lutuin kung sa kayo makakamura, maaari nyo po yung i-comment dito sa comment section. Amin po yung replyan at pupusuan, syempre. So yun, tanong lang at sasagutin po namin yan. So ito guys, sa puntong ito, pwede na natin ilagay yung ating patatas. Ilagay lang natin ng paganyan-ganyan. Sa ibabaw. Takpan ulit natin hanggang sa maluto ito. So ito guys, tingnan natin. So ayan, tingnan nyo naman yung itsura ng ating isdang tambakol. Oh. Diba? Medyo balik-balik natin lang natin ito ng konti. Ayan. Bango. Next step na gagawin natin dito, lagyan natin ito ng asukal. Para mas masarap syempre. Alam na natin tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa talagang medyo matamis. Haluin lang natin. Amoy na amoy yung garlic talaga. Talagang sobrang sarap niya. So yan. So yun, ito. Luto na yan. Luto na yung ating garlicky tuna tambakol. So, ganun lang kasimple magluto niyan. Nagmantika pa siya. Talagang sobrang sarsa. Talagang nagkaroon siya ng sarili niyang sarsa. So, guys. Sana nagustuhan nyo aming pagluto ng napakasimpleng tuna tambakol recipe. So, ginawa natin itong garlicky tuna tambakol. So, napakasarap ito, guys. So, kalimitan yung ganitong luto, ginagawa ito sa manok. Kung nakakita nyo yung ibang luto na garlicky chicken or
chicken garlicky. May mga ganun na lutuin. So ito ang ating ginawa naman. Yung version natin is ginawa natin tulingan or tuna tambakol or tuna tulingan. So napakasimple lang ito lutuin pero super recommended kasi napakasarap ito guys. Kaya subukan nyo rin magluto ito. Sigurado magugustuhan ito na inyong buong pamilya. Kaya magkita-kita ulit tayo sa aming mga susunod pa mga videos. Keep safe and God bless!